kami po, Luzon, Visayas at Mindanao. Traffic, kuryente at tubig. Yan mga kapuso ang ilan sa mga balitang nakikipagsabayan sa paggunita ng Semana Santa. Kanina, nanganib ang supply ng kuryente sa buong Luzon dahil po yan sa biglaang aberya sa isang planta ng kuryente. Kaya pinangangambahan na magka-brownout sa Luzon bukas kasi bukas din magsasara ang Malampaya Natural Gas Facility. Kaya nakikiusap na naman ang Meralco, magtipid daw tayo sa kuryente para hindi magkulang ang supply. Nakatutok si Julio Segovia. Nag-yellow alert ang Luzon grid kanina. Naging manipis daw ng husto ang reserbang kuryente dahil sa hindi inaasahang muling pagbagsak ng kababalik operasyon lang na unito ng Masinloc Power Plant sa Zambales dahil sa nakitang pagtagas sa boiler tube nito. Kulang daw ang linggong ito para maisaayos ang planta. Kaya nabawasan ng 160 megawatts na supply ang grid. We wouldn't want to actually push yung mga planta kung talagang hindi kaya. Otherwise, baka maging long term ang problema. Bagamat hindi pa naayos ng tuluyan ang planta, tinanggal din naman bandang alas 2 ng hapon ang yellow alert dahil bumaba din daw ang demand para sa kuryente noong oras na yon. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lang din naman kasi ang karaniwang peak hours ng power demand. Yun nga lang, sumabay pa sa pagpalya ng Masinloc ang takdang maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility bukas ng umaga na magtatagal ng isa't kalahating araw. Nangangamba tuloy ang Department of Energy sa posibilidad na mag-red alert ang Luzon grid. Ibig sabihin, wala nang reserbang kuryente. I'm not worried about today. I'm more worried about tomorrow. If it goes down, then we will be on red alert. Meaning, close bordering na ito sa rotating brownout. Pero mangyayari lang daw ang brownouts kapag tumaas ng husto ang demand sa kuryente bukas ng umaga at kung biglang may bumagsak na namang planta. Ang interruptible load program ng Meralco na sagot sana para maiwasan ang pinangangambahang brownout, nakabitin pa sa ilalim ng ILP. Gagamitin ng malls at pabrika ang sarili nitong generator sets para makabawas sa mataas ng power demand. Pero nagdalawang isip daw ang ilang negosyante na sumali rito matapos batikusin ng mga realista ang programa. Sa mga consumer din kasi ipasasalo ang gasto sa ILP. ILP is voluntarism lang. Eh ngayon, because of that, ayaw na nila mag-volunteer. You don't want cost, irritating na lang natin. Pinakiusapan din ng Meralco ang ibang power plants na ipagpaliban na muna ang takdang maintenance shutdown sa Webes. Historically naman, ang demand during the Holy Week is moderately lower than regular. And there will be a significant drop on Thursday when the holidays start. Sa ngayon, ang tanging lang daw magagawang tulong ng customers. Magtipid sa konsumo ng kuryente, lalo na sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mga oras na mataas ang demand. So we also advise our customers to be prepared and we will be coming out with advisories to customers if there's a need to prepare for any eventuality. Ngayong ititigil muna ang operasyon ng Malampaya Facility, mapipilitang gumamit ng mas mahal na liquid fuel ang ilang planta para tumakbo at kalaunan. Sa atin pa rin mga consumer ipapasa ang dagdag gastos na ito. Julio Segovia, Nakatutok 24 Oras.